Narinig mo na ba ang Berlin Conference? Alam mo ba na ito ay maihahalin tulad natin ngayon sa Modern Alliance na NATO? Dahil ito ay isang grupo ng mga European na aktibo sa labanan. Gayunpaman, ang pagkakatatag na magkabilang grupo ay mayroong magkaibang dahilan na pinagmulan. Dahil ayon sa NATO, ang alyansang ito ay binuo upang pag-isahin at palakasin ang pagtugon ng militar ng Western Allies sa posibleng pagsalakay ng Unyong Soviet at ng mga kaalyado nitong Warsaw Pact sa kanlurang Europa. Subalit alam nating lahat na matagal nang nabuwag ang Unyong Soviet kasunod ng pagkakabuwag ng Warsaw Pact, at sa katunayan nga, ang dating mga miyembro nito ay miyembro na ngayon ng NATO, katulad ng Germany, Czechoslovakia, Poland at Hungary. Gayunpaman, sa kabila ng mahigit 3 dekadang pagkakabuwag ng Unyong Soviet at ng Warsaw Pact na naging dahilan ng pagkakatatag ng NATO, ay nananatili pa rin ang pagpapalawak nito. Kaya naman lubos na nababahala si Putin dahil tila ang Asya na ang susunod na paghahati-hatian ng mga NATO members. Noong taong 1884 kasi ay nagkaroon ng pagpupulong ang mga European countries, kung saan ang pagpupulong na ito ay maituturing rin na isang alyansa, dahil ang pakay ng pagpupulong na ito ay kung papaano nila sasakupin at paghahati-hatian ang pangalawa sa pinakamalaking kontinente sa mundo, ang Afrika. Kaya't sa kasalukuyang panahon, ang patuloy na pagpapalawak ng NATO ay isang malaking banta para sa mga asensadong bansa sa Asya, dahil sila lamang ang may kakayahan na pigilan na maulit ang kasaysayang ito na magpasa hanggang ngayon ay pinagdurusahan ng mga Afrikan. Gayunpaman, siguro ay hindi lingid sa inyong kaalaman na pagdating sa mga balita ay China palagi ang sinisisi sa pagpapahirap sa Afrika. Gayong magpasa hanggang ngayon ay kontrolado sila ng mga bansa sa Europa. Ang sinasabing dahilan ng pagkakaroon ng Berlin Conference ay dahil lamang sa pagsiselos ng hari ng Belgium sa kanyang pinsan na si Reina Victoria ng Great Britain. Itinuring ni Haring Leopold II ng Belgium ang kanyang sarili bilang isang importanteng tao. Ngunit noong 1870s, walang teritoryo ang napunta sa kanya maliban sa maliit nitong bansa na Belgium, habang ang kanyang pinsan na si Reina Victoria sa kabilang banda ay hindi lamang reyna ng Great Britain, kundi pati na rin ang Empress ng India, at mayroon pa itong isang buong imperyo. Kaya gumawa ng paraan si Leopold II upang makakuha ng kanyang sariling imperyo, at para magawa iyon ay sinasabing niloko niya ang kanyang mga kapwa Europeans at marami ring mga Aprikano sa pamamagitan ng pagpapanggap nito na isang makatao at pabor sa pagbabago para sa mahihirap, at sa pamamagitan nito ay inangkin niya ang isang malaking teritoryo sa Central Africa at tinawag niya itong Congo Free State, na nagpapahayag na papayagan niya ang malayang kalakalan at aalisin din ang mga pangaalipin doon. Subalit iba ang nangyari dahil nagsimula siyang magtayo ng isang estado na pinagtatrabaho ang lokal na populasyon ng walang awa para sa kanyang sariling tubo. Bagamat napagtagumpayan ni Leopold na lituhin ang karamihan sa mga Europeans ng ilang sandali, ay unti-unting nahuli ng kanyang mga kapwa pinuno ang kanyang panlilinlang. Ang mga Pranses ay agad na nagpadala ng mga ekspedisyon upang angkinin ang teritoryo sa Hilaga. Samantala, kinumbinsi ng mga British ang kanilang matandang kaalyado, ang Portugal, na palawakin ang kanilang mga pag-aangkin sa teritoryo sa timog sa Angola upang harangan si Leopold. Ang karerang ito para sa kontrol sa rehiyon ng Congo ay isa lamang sa marami na nangyayari noon pang 1880s, nang ibinaling ng mga Europeo ang kanilang atensyon at pagsisikap sa marahas na pagsakop sa mga lipunang Aprikano. Hindi nagtagal ay nag-uunahan na sila sa pag-aaway sa isa't isa. Nakita ng German Chancellor ang mga potensyal na salungatan na ito bilang pagbabanta sa kanyang mga plano para sa Europa. Ito ang dahilan kung bakit niya inanyayahan ang mga pinuno ng Europa na pumunta sa Berlin noong 1884 upang gumawa ng isang patakaran para sa kanilang pagpapalawak sa kontinente ng Afrika. At magpasa hanggang ngayon, ang impluensya ng mga bansa sa Europa ay nananatili sa mga bansang naririto, at dahil sa kasaysayang ito ay nakikita ng mga historians na ang tuloy-tuloy na pagpapalawak ng NATO ay isang paraan ng pagpasok nila sa pinakamalaking kontinente sa mundo.
katulad ng ginawa nila sa Afrika na hanggang ngayon ay lugmok sa kahirapan, gayong matagal na nila itong pinaghaharian.